lang sarang kanin. Ito po yung may mga sakit po natin na manok at ambayon, iniba po natin. Lagay po natin sa hospital. Hospital na kulungan. Para hindi makaawa. So, good news, kumakain. Malakas. Kunti na lang yung manok natin katambayan. Pinulong kasi natin. Welcome back mga katambayan. Bali, ang pag-usapan po natin ngayon ay kung paano ba magbigay ng antibiotic at probiotic sa ating mga alaga. Well, una po, papakita ko po sa inyo kung ano po yung style po natin. Sa lalong-lalo na po sa sisiyo. Sa pagbibigay po ng probiotic po, karaniwan ay binibigay yan sa unang araw po talaga o pwede po nating bigyan electrolytes o gaya po ng Vitamin Pro o makonsider po itong probiotic na powder na pwedeng ibigay po natin sa ating mga alagang sisiyo. Paano ba yung style sa pagbigay o kung pwede ba itong ipagsabay o hindi? So sa ating mga research mga katambayan o hindi talaga pwedeng ipagsabay yung probiotic at saka antibiotic na mga powder. Ang antibiotic po gaya po ng amoxicillin mga katambayan. So yung antibiotic mga katambayan pumapatay po yan ng mga bacteria o bad bacteria. O, kaya meron nakalagay dito na antibacterial po yung amoxicillin. Yung ating ano naman po probiotic isa po sa pwedeng magbigay ng malusog na pangangatawan sa ating alaga o maging malakas po sila o maka ano talaga maging maliksi o magbigay po ng inerhiya. Sa pagbibigay po nito mga katambayan, yung style ko po dito ay una po talaga ay depende din po yan sa inyo kung pag bago po talaga ang pisang sisiyo kailangan po talaga natin bigyan ng probiotic o electrolytes. O, gaya nito, pwedeng state natin ng 3 araw at saka pagkalipas ay amoxicillin. 4 to 6 days yung amoxicillin na ibibigay po natin sa sisiyo. Ang style ko naman po mga katambayan, pag nagbigay po tayo ng probiotic, siguraduhin po natin mga katambayan na hindi po natin bigyan agad ng antibiotic na powder. Hinayaan ko muna na lumipas ng 2 o 4 oras yung pagbigay o bago tayo magbigay ng antibiotic sa ating mga alaga. Isa kasi dyan para ma-absorb po ng katawan ng ating mga alagang sisiyo yung probiotic o good bacteria po sa kanilang katawan. O yan po yung style ko po dito. Minsan, alternate o probiotics o vitamins then pagkalipas po ng isang araw water then after ng water magbibigay na naman po tayo ulit ng antibiotic na
mga powder sa ating painuman. Pakalipas, water na naman. Another na food na, o another probiotic na naman, o vitamins na ibibigay. Hindi po kasi pwede ipagsabay yung ating probiotic at saka antibiotic, mga katambayan, kasi pwedeng hindi maging epektibo yung bawat isa sa kanila o yung epekto ng gamot o yung ibibigay po natin. So yan po lang ang aking pagkakaalam, mga katambayan. Kung sa tingin nyo naman po ay may nasabi po akong hindi kaya-aya o mali, willing naman po tayong magtanggap po ng mga suggestions o yung mga kalaman nyo po. Hindi naman po tayo magaling, kaya inaano ko lang po, sinishare ko lang po yung style ko po dito sa pagbigay. Maganda kasi kung i-alternate po natin yung style sa pagbigay. Pwede pindi na din po yan sa inyo. Iba kasi klase naman, o yung bawat breeder naman ay may iba-ibang style sa pag-alaga ng sisiyo. Puro yung atin talaga, mga katambayan, ay yun yung style ko, alternate. Minsan talaga kung meron po tayo o nandito po tayo, nagbibigay po tayo ng probiotic, pagkatapos ay ano na naman, after 4 hours o 2 to 4 hours, nagbibigay tayo agad ng antibiotic. Pero kinukuha po yung ating probiotic, mga katambayan, bago tayo magbigay ng antibiotic sa ating alagang sisiyo. Kumbaga, i-rest muna natin yung mga oras na iyan para na pagbigay po natin ay okay na po, o ma-absorb na po ni, o na-absorb na po nila yung tinatawag na probiotic o good bacteria sa kanilang katawan, o sa ating ibinigay po na na may kasamang o hinalo sa tubig. Sa sisiyo po yan, katambayan, ha, yung ating style sa pagbigay po ng probiotic at saka antibiotic. So una talaga yung ibibigay po natin ay yung probiotic sa ating alaga sisiyo. Sa malalaki naman po, pwede naman po tayong dumiretso ng antibiotic sa pagbigay po sa kanila. Ganun din, alternate. So yan yung style ko po dito, para hindi ma-disrupt yung epekto ng gamot o vitamins na ibibigay po natin. Alternate po tayo. Ganun din po sa ating malalaki. Minsan maglalagay po ako ng tawag nito, molasses po sa tubig dyan sa labas. Iba din yung ginamit natin last time, o yung ginawa po natin na DIY. O talaga water yung lahat. At minsan nagbibigay ako dito ng naglalagay ako ng tubig na may halong probiotic. Pagkatapos na naman po, kinukuha ko yan, at pagkalipas ng isang araw, antibiotic na naman yung panlaban po sa mga antibacteria, bacteria gaya ng ambroxetil. Lalo na kung ulan init, so napaka-epektibo na magbigay po tayo ng antibiotic para panlaban din. Kung maging malusog o may panangga po sa mga sakit, o yan yung style po natin. Iwan ko lang po sa inyo. So nag-share na po ako ng kunting kalaman. May nakita din po ako sa online, katambayan, yung pinost ni Secretary Piñol na style sa pagbigay po ng antibiotic at saka probiotic o mga electrolytes o vitamins. O may nilagay na bawat oras o 34 day na program sa pagbigay po ng antibiotic, electrolytes o vitamins o probiotic sa mga sisiyo. So una po yung na ay binibigay po talaga ni sa kanyang mga alaga ni Sir Piñol ay yung electrolytes, then 1 to 3 days yan, then sa 4 to 6 days ay ambroxetil, then 7 to 10 Vitaral. So ilalagay ko lang po dito yung style niya po, yung program niya po sa pagbigay po ng mga pwedeng talagang magpatibay sa ating mga alagang sisiyo. Makikita niyo rin po, para at least may kayo, may basihan po kayo. So maganda yung kanyang katambayan, yung program niya sa 34 day na sisiyo sa pagbigay ng vitamins at saka antibiotic. So sigurado po talaga yung nandito po ay talagang magbibigay o
hindi basta-basta po magkakasakit yung ating mga alaga. O, depende din po kasi yan sa inyo kung follow nyo yung kay Sir Piñol o kang Secretary Piñol yung style niya po. Ang maganda kasi doon kung volume yung alaga mo ay siguraduhin mo talaga natin na bigyan o i-follow yung kanyang style. Nakita niyo naman yung napakaganda po ng kanyang mga alagang manok, napakadami. So sure na sure po talaga na pag nagaya po tayo sa kanya ay siguradong okay po yung ating mga alagang manok. So sa CCU Katambayan ay talagang nagbibigay po tayo ng probiotic. Hindi ko talaga kinakalimutan na magbigay nito. Napakalaking tulong po ito sa kanilang kalusugan. Antibiotic naman po, panglaban po sa bad bacteria. At least may ano na po sila, kumbaga antibodies. So yan po yung purpose po natin sa pagbibigay. Ulitin ko po, wag po natin bigyan agad ng probiotic o antibiotic yung ating mga alaga. Hayaan muna natin na ma-rest ng 2 to 4 hours. O kung sa paningin nyo, palagay nyo na masyadong madali, pwede pong isang araw. O yan yung style ko po dito. Isang araw. Dito Katambayan, sakto-sakto po ito para bigyan ng antibiotic kasi yung ating mga alagang manok po nandito ay may mga sakit kasi po. Dito walang mga sakit pero nagbigay po tayo. Ang antibiotic din ito. Of course, yung ating CCU, napaka-importante na mabigyan po talaga sila ng antibiotic at saka probiotic. Pero sa ngayon, nagbigay po tayo ng probiotic. Nauho yung ating sisiw. Bukas, water. Then, mag-ano na naman po tayo magbigay ng antibiotic. A day after. Kanina umaga nga Katambayan ay naghatid po tayo ng incubator po na order po sa ating isang subscriber sa Alabel. O, nagpapasalamat po tayo kay Sir Ariel Umadli. At kay Ma'am Rosalie Madli. Ma'am, sir, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nanood po pala nating mga previous videos at mga bago po nating subscribers, viewers, maraming salamat po. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan, sana po ay consider nyo pong mag-subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan na i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. At bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Prince Gerald Flores. Shoutout po sa papa ni Noel Kalisang na si Jose Journey Kalisang and Kalisang family from Barungis, Libungan, Cotabato, Jupiter ML. At sa mga hindi ko naman po na shoutout, i-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!